Christian music, Paul's devotionals, live guest interviews, and special programs, among many others. And now, with a full-week platform, everyone can expect new and exciting additions to the MX3. I low sodium, cholesterol-free, and fat-free. MX3 Plus, with L-carnitine and coq10. Dito ako hiyang, kasabay ng healthy diet and my daily workout. Mag-MX3, araw-araw. Tunay, natural, at kulinal. Tulad namin. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. GFM, Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Check your time. Oras natin sa buong kapalawan, 35 minutes after 3. Metro at Mega Manila. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. Wow. My name is Lindsay. Lindsay. And this is... Lihim ng liham. Hanggang mamayang alas 4 po ng hapon, mahal ko. Kwento po ni Seed at ni Aya. O parang ito lang yung pelikulong napanood po natin ng unang panahon. Pero bago po ang lahat, batiin po muna natin si Kennedy ng Tondo, Manila. Ganun din, Castillo family and Cordelia family. Ganun din po, mahal ko. Pabati naman po dito sa canteen kila Ate Lori, Ate Mariel, Jessa ng Quezon City. Thank you so much, Lindsay. Pinabati rin po natin, good day. Palagi po ako nakikinig sa Lihim ng Liham, Edwin Ruiz ng Pasig City. And of course, good afternoon, Lindsay. Pakibati naman po, senior engineer po namin. Laging maingay, si Sir Donifan Morante. Wow. PT Department of PressCon, maraming salamat po sa inyo sa patuloy po na pakikinig sa Lihim ng Liham. Ang sweet, alam mo. Nakakataba ng puso talaga. Oo. Kahit masakit yung dibdib ko ngayon. O yung chest ko talaga, seryoso, hindi ako nagbibiro. Sumasakit yung ano, yung chest ko. Ay, pakitingnan nga po, baka mamaya hindi na tumitibok. Pakitingnan nga, baka mamaya nakalimutan na niya ng tumibok-tibok. Oo. Hoy, mahal ko, ano nga bang masasabi mo itong balita sa kwento po natin ngayon? Basa po tayo ng comments from text line, mahal ko. Ito po, sabi po ng mga pangga po natin. Good PM po, ang sweet at nakakakilig naman po, China All! Wow. China All, may lalaking mahal ka ng totoo. Always nakikinig sa program niyo po, Princess Wang po ito ng Taguig po. Maraming salamat! Aww. Sabi pa dito, good afternoon, Lindsay. Si Shy po ito ng Taguig City. Ang ganda naman po ng story nila, Lindsay. Nakakaingit naman po. Buti na lang, napatawad pa siya nung babae. Pag matibay at totoo talaga ang pagmamahal nyo sa isa't isa, walang makakasira sa inyong dalawa. Wow. Forever does exist talaga. Char lang po. Dalong ko tuloy ako, Lindsay, kasi kakabreak ko lang po kahapon. Uy, talaga ba? Sana mahanap ko rin po si Seed ng buhay ko para may photographer din po ako. Hashtag, sana oink oink.
pala oink. Gusto mo ba yan? Hello po sa lahat po ng mga naniniwala pa rin po sa Forever. Sabi naman po ni Texter 436, happy ending. Ang ganda ng story. Nakaka-inspire po talaga magmahal. Alam mo, totoo yan. Diba? Kapag nakakarinig tayo ng mga ganyang stories, mahal ko, talagang naniniwala tayo na hindi naman pala talaga totoo yung kasabihan na hashtag walang forever. Sa kanta lang yan o kaya sa mga ano lang yan, mga pelikula lang yan. Diba? Nakakaloka kasi, alam mo tong generation na to, dahil nga po sa sobrang dami po naniniwala dyan sa mga nakikita nila sa social media. Eh minsan kasi diba ang na-hype ay yung negativity, mahal ko. Na-hype madalas, mahal ko, yung pong mga pagiging sawi ng mga tao, diba? Hindi lang naman sa social media, pero sa mainstream media, mahal ko. Diba masyadong na-hype yung mga lungkot, loneliness, mahal ko, diba? Yung pagiging unfair ng buhay, wow, most of the time, mahal ko. Pero kapag nakakarinig tayo ng stories na ganito, parang success stories ng pag-ibig, mahal ko, eh nakaka-inspire naman talagang magmahal. Diba si Sid at saka si Aya po ng ating lihim ng liha, mahal ko. Teka lang, hatingin muna tayo, silip muna tayo doon sa Facebook Live po natin, facebook.com/energyfm1067 and facebook.com/lindsay1067. Magandang hapon po ha sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin dyan. And ano nga bang masasabi ko? Well, alam mo, nakakatuwang isipin, mahal ko, na meron po mga pag-ibig talaga na nakakalagpas po doon sa stage na nagiging rocky po yung kanilang relationship, no? Sabi nga ng mga matatanda, the way para po maging maayos po yung pong isang relasyon at para tumagal sila into forever, mahal ko, is a lot of understanding. Diba? Dapat maraming forgiveness, understanding, tapos forgiveness ulit and understanding. At madaming pagmamahal, diba? Kasi alam mo, totoo naman talaga eh. Hindi naman talaga puro happiness lang talaga kapag ikaw ay nasa isang relasyon. Tapos gusto mong tumagal yung relationship. Diba? Madaming panahon, mahal ko, madaming pagkakataon na hindi kayo magkakasundo nung jowa mo. Of course, yung mga unang pagkakataon o yung unang mga taon na magkakasama kayo, eh nandyan po, mahal ko, yung mga, alam mo yun, mga kilig-kilig, yung mga... Ang daming mga promises, mga pagsiswear, di ba? Sabi nga nila, di ba? Sometimes, promises are made to be broken. Ganyan. Pero, alam mo yon, kapag totoo talaga yung pag-ibig ninyo para sa isa't isa, kahit gaano pang beses kayo magkaaway, kahit gaano pang beses kayo, alam mo yon, magkaroon ng misunderstandings, mahal ko. In the end, kung talagang totoo yung pagmamahal, mas pipiliin nyo pa rin na i-understand and i-forgive yung isa't isa. Kahit gaano pa kalaki yung problema. Imagine, bakit may mga babae, may mga asawa po na babae, mga misis, na kahit po niloko na sila ng kanilang mga mister, nandyan pa rin, buo pa rin po yung kanilang pamilya. Because why? They choose to forgive, mahal ko. Diba? Kasi, diba, aminin mo, kung marami pong babae ang talagang naging matapang na lang at iniwan po yung mga pamilya nila, iniwan yung mga asawa nila, oras na nalaman po nila na ng babae yung mga asawa nila, baka mamaya, diba, kukunti na yung pamilya na merong buo, diba, buo yung nanay, tatay, mga anak, diba, kukunti na lang yung mga ganyan. Pero may mga babae talaga, at maraming mga babae at talagang matibay, na kahit pa nasaktan sila, diba, natapakan yung pagkababae nila, yung pagkatao nila mismo, and they choose to forgive pa rin and understand. Diba? They choose na piliin, mahal ko, yung kanilang pamilya, yung pagmamahal para sa mga anak, at pagmamahal doon sa asawa. Despite the pambabastos, the pambababae, mahal ko, matibay pa rin. At hello din naman po sa mga asawa na, alam mo yun, meron pong balls para mag-sorry, tanggapin yung kanilang pagkakamali, aminin yung kanilang pagkakamali, at bumalik, magbalik loob sa kanilang mga pamilya. Hindi lang po ito sa mga mag-aasawa, tulad po ni Sid at saka ni Aya, di ba? I'm sure, nang hingi ng tawad yung isa, at yung isa naman po, willing na willing pong mag-forgive kasi mahal nila. Greater yung love nila sa isa't isa, di ba? Mas malaki yung pag-ibig nila para sa isa't isa. Na kahit ano pang problema yung magkaroon sila, kahit ano pang problema yung mag-arise along the way sa relationship mo nila, they still forgive each other and understand each other and choose to love each other every day. China oink. China oink. Gusto mo ba yun? Mahal ko, patiin po natin Den, kabutiin si Marinelli Dacusin, Doris Gabs, at saka yung iba pa nakikinig sa atin dyan, LV Balonso, nakikinig po sa atin, Brian Hernandez, Janisa Joy Ibalio, at marami pang iba dyan po sa Facebook Live, facebook.com/energyfm106.7. Mahal ko, maraming salamat po ha sa pagtutok at pagantabay dito po sa Lihim ng Liham. Lihim ng Liham.
Oras natin sa Bunga Kapuloan, 3:42 on the clock. Mahal ko, thank you so much for tuning in. Kanina pang alauna po ng hapon. Magpapasalamat din po ako sa Monea for my hair care. And of course, Doc Clarence ng Clarence Anti-Aging Slimming and Dermatology Center. Wow. Nandyan po si Doc Clarence sa Mila Holdings Building, Jupiter Street, Bel Air, Makati City. Itry nyo po yung Onda, permanent na pagtanggal po ng mga taba-taba sa katawan. Onda by Doc Clarence. That is it for me. Thank you so much. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At syempre, di may ang susunod na po si Jimbo and si Sheena. Ano na naman kayang pag-aawayan nila this time? Ano na naman kayang pagdedebatihan nila this time, mahal ko? Wow. Sundan po natin sila at alamin po natin yan. Maya-maya lang ng konti. But in the meantime, mahal ko, ito na muna, giving you some songs from Angeline Quinto, Mark Alain, Alison Cross, Leon Rimes, and a lot more. Dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Hangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Hello, Marco Guevara. Kamusta ka dyan? Ganun din. Nakikinig si Jarvis Valencia. Nandyan po sa South Korea. Magandang hapon, umaga, tanghali sa inyo dyan. Ano mang oras dyan. Tutok lang, mahal ko. Love you. Ingat ka. Magmulan.